What's up mga kalundi? Sa magandang araw sa inyong lahat ulit. So dito tayo sa paggawaan ng yati. Yan. Yung isa hindi pa na-forma talaga. Yan. Pero yung isa mga kalundi, ginagawa po yung brother ko. Yan mga kalundi. Ginawa yung papa ko yung yati. Sinunan niya ng konti dito para dyan ilagay yung plywood. Katulad din sa bangka, no? Kunan din ganyan para masakto yung paglagay ng plywood para hindi talaga papasok yung tubig sa loob. Yung kuya ko naman ay nagpiplinir siya para ilagay yung kahoy pag tapos na lagyan ng plywood dito, doon ay ilalagay yung kahoy na hanggang doon. Cleaner talaga ang ginagamit ito ng mga kaludi, no? Para makinis talaga, oh. Ito yung resulta sa pag tapos na sa cleaner. Yan, makinis talaga. Tsaka madali lang siya. Pero pwede rin gamit niyan, kurinte. Pero sa amin dito, wala kasi kaming kurinte dito. Generator lang yung gamit namin. Yan. Halos lahat ito mga kaludi, yung yati saka yung bangka, cleaner talaga ang ginagamit. Madali kasi siyang gamitin. Yan. Yan po mga kaludi. Tinatakpan na po ng plywood yung ating yati para sa bangka. Get out. Dapat marunong ka talaga magano mang martilyo mga krudi. Kasi yung lansang na ginagamit dali lang mga piko. Yan o. Pero bago nilagay yung plywood mga krudi, meron siya nilagay na pusing. Makita talaga yung plywood sa kahoy. Tsaka hindi madaling matanggal. Purpose ito, no, yung pag-marking ng lapis. Yan, dito kasi yung sinisintro para yung lansang dito talaga tatama. Dito kasi yun. Yan, no. Yan. So, sa ibang side, tapos na po ito mga kaludi. Tapos na. Ito na lang side na lang. Yung isa na yati, malapit na din yung matapos. Tapos lagyan ng stick. Ito.
plywood na naman. Ngano yung epoxy mga kaludi. Para di masayang yung nasa labas. Ayan. Pag maganda kasi lagyan ng epoxy diyan pag pinipintahan mo siya. Ang ganda tingnan. Si makinis. Diyan pa siya lagyan ng epoxy. Ayan. Sa kahoy na yan ang kaludi o. Ayan o. Ayan mga kaludi. Yung haba po ng yati na ginagawa. 22 po. Yung haba niya. Yung isang yati katumbas po ito ng isang bangka na maliit. Yung gasto ng plywood. Ang kulang lang dito mga kaludi kung lagyan ito ng makina. Pwede na maging bangka to. Kasi sa gasto, pariha lang ang gasto niya mga kaludi. Ayan o. Kasi tatakpan pa kasi niya dyan dito sa ibabaw. Plywood. Pasa po paglagay na epoxy mga kaludi no. Ayan na yung plywood. Ilagay na. Pero dapat maglagay na epoxy no. Dapat estimate din sa plywood kung kano ang kahaba kasi masasayang yung epoxy. Binidikto, binidikto. Ayan o. Oh. Ayan kaludi, nadikit na po siya. Ayan. So, ayan naman kaludi. Nag-remix po yung papa ko ng epoxy. Ayan yung puti na epoxy. Dapat ano, partner talaga yung dalawa kasi sana hindi titigas yung epoxy kapag hindi ano sila partner sana on ito naman yung isa ay mix na po yan. Halaw talaga mo ng maayos para titigas siya. Tapos lagyan ng kunting thinner. Yan, thinner po yung nilagay yan. Yan po. Yan. Liquor thinner. Yan. Yan, napunod ulit. Yan, malapit na matapos dito. Yan po, tapos na po yung paglagay ng plywood sa kilid niya. Yan, yung sa kura na lang kulang. Yan, konti na lang. Yo mga kaludi, napinta ko ngayon ng yati. Yan. Practice pa lang ito mga kaludi no. Hindi talaga ako marunong nito. Hindi talaga ako marunong nito pero try natin. Wala namang masama kung ito try natin no. Yan. Paintbrush. Paintbrush natin, no? Diyan hindi na to bago. Okay lang naman. Sa loob lang naman ito mga kaludi. Yan na po yung natapos ko. Hanggang doon. Yan. Malayo pa, oh. Pagkatapos ito pintahan, ilalagyan na ito ng takip sa ibabaw para matapos na talaga. Parang bangka lang kasi ito kaya kailangan pintahan din.
Saka maganda din tingnan. Ang gamitin namin na pinta, yun, Epoxyl. Yung pangalan. Yung kanyang mix naman, Epoxyl na Enamel Epoxy. Pareha lang sa Enamel Epoxy. Yan o. Hindi po ako nag-endorso, no. Napakita ko lang talaga kung anong ginagamit namin na pangpinta ng bangka o yati at saka yati. Tapos na din sa pagpinta. Yan o. Tapos na rin. Yan. Tapos nito, lagyan na ito ng takip na plywood. Pintas pi ibu ngara mayun lar ilio na iliom uya ke mesin lagi Tuan, tak kena mon. Kau tengah belum tahu ke? Nampak. Yan mga kludi, tapos na po. Tapos ng takip ng plywood. Tapos niya, linisin muna to. Katingan pa to. Yan ito. Hanggang malibil dito sa lalim. Tapos lagyan ng kahoy yung papunta hanggang dulo. Doon. Yan. Yung ginawa yung kapatid ko mga kaludi, nilinis yan yung kasko ng yati para hindi masyadong mabigat, kunan ng konti. Kaya yung sinasabi ko na kunan ng yung sa plywood, no, yung medyo naano ng konti dito, yan libil na po siya dito. Pero maingat din, baka matamaan yung plywood dito, saka din dito, maingat din. Tamaan kasi ito at ano, balik ulit. Lagyan na naman. Kaya ano talaga, naingat talaga.
nauna na siya ng konti, oh. Tsaka malinis na siya. Ang ganda na siya tingnan. Yan. Medyo natamaan konti yung ano, plywood, pero hindi naman gaano kalaki yung natamaan. Konti lang naman, okay lang ito. Yan. Hanggang doon yun, pati sa kabila, ganun din ang gagawin mga kaludi. Ito pala yung ginamit para i-mix sa epoxy. Yan. Epoxyl ang pangalan, epoxyl. Ito po yung ginamit ng kuya ko. Palita po ang pangalan nito sa amin. Ko alam po anong tawag ito sa iba. No? Tapos na rin yung ating yati mga Claudio. Yan, tapos na yung dalawa. Ito, lalagyan na lang ito ng epoxy. Tsaka finish na talaga. Yan, oh. Woo, yeah. Pwede nito nalagyan ng ano, Claudio? Makina? Dito sa ibabaw? Para gawing bangka. Yan, oh. Yan. Tapos na talaga. Yan yung porma. Tining. Ito naman isa. Yan. Alright.